Mga bate, magandang araw, umaga, hapon sa inyong lahat. Aisyah, rin na naman ako na sa inyong harapan. Magbibigay ng kaunting kaalaman at tips para sa pag-apply sa atin sa New Zealand. Ito namang sasabihin ko ay tungkol sa pagpapamedical. Maulit ko dahil hindi ko nasabi sa mga vlog ko na ang isa sa pinaka-importante din na requirements para sa pag-apply sa New Zealand ay ang medical. Sa mga cross-country naman na magpapamedical, ang ating immigration agent ay magsesend sa inyo kung sakaling pasado na at planchado na lahat na kayo ay pasado, selected ng employer. Sila ang magbibigay sa inyo ng accredited na medical clinic. Tulad ko na nandito ngayon sa Saudi, nagbigay sila ng accredited medical clinic na ito. Yan. Diyan ako nagpa-medical, binigyan ako ng referral, lahat ay clear, nagbayad ako ng 1,500 SR o Saudi Riyal. Yun ho ay yun lang ang nabayaran ko na nagastos ko sa apply ko sa New Zealand dito sa Need for Skill. So wala ho tayong dapat isipin kung sakali man na saan tayo papamedical o ano ba ang gagawin natin pagka sila ho ang magbibigay. Kung nasaan kayong bansa, maghahanap sila ng accredited na medical clinic para doon. So regarding naman sa medical, ang medical naman na inyong, na inyong gagawin ay full medical ho yun. Chest, lahat. Kumbaga parang nasa Pilipinas pag tayo alis, ganun ho. Ginawa lang chest, x-ray, dugo, ihi, physical, eyesight, lahat. Yun lang ang ginawa ko. Tsaka yung physical medyo iba dito sa ibang bansa. Sa naranasan ko ha. Dahil ang ginawa sa akin ay ako'y pinaglakad ng nakatingkayan, pinaglakad akong nakatiad, tapos pinukpok ang aking tuhod ng martilyo. Nakala mo ay yung pag parang gaganon yung paa mo pag pinukpok yung bukong-bukong, yung gano'n. Ay mga naranasan din ng iba yan. So sana naman ay makatulong ito sa inyong lahat at yung mga idea na sinasabi ko ay makatulong sa inyo kahit papaano. Dahil gusto ko rin makatulong sa mga nagnanais at may pangarap na pumunta sa New Zealand. Hindi ko ito ginagawa para kung sa anuman. Oo, natin ako'y nagbablog. Pero ang intention ko ho ay makatulong sa mga kagaya ko na tinulungan din na nawa ay tayo ay makarating at marating ang ating mga pangarap para sa ating pamilya. Yun ang pinakadami sa lahat. Dahil yung ating mga pangarap para sa kanila ay hindi matutupad at hindi mangyayari kung hindi tayo kikilos. Anak, so tayo po ay nagpapasalamat muli sa mga taong naging bahagi ng ating pangarap na ito. Kumbaga ay sila yung mga tumulong, sila yung naging daan para tayo ay makarating sa mga pangarap na gusto natin. Lalo-lalo na nga tayong mga OFW at yung mga nasa Pilipinas na nangangarap din, huwag kayong titigil. Tuloy-tuloy lang dahil hindi matutupad ang pangarap kung hindi ka kumikilos. Ano, God bless po sa ating lahat at ingat tayo palagi mga bate. Bate, ay ako'y may kasama din eh. Talaga nang naghahangad din ng kasaganaan at kanyang pangarap ay sana'y matupad din dahil tinutulungan natin sila at yung iba nating mga kasama. Bate, ano yung masasabi mo? Isa lang masasabi ko sa'yo. Good luck at sana yan ang pagbabago sa buhay mo. Yo! At maraming salamat sa lahat ng tutulungan mong tao at matutulungan mo pa. Yo! At sa bago mong buhay doon, pupuntan. Malinaw. Malinaw na malinaw mga pate. Yan si Mr. Sumili Celso ng NPC. Ang pinakapogi dito. Ako yung pinakaplan. Wow! Yan! Salamat wow. Mga pate, Mr. Sumili. Thank you.